Mayor Vito Soto. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga konsehal. Good morning po. At syempre sa ating mga masisipag na empleyado ng BPLD at sa lahat po ng mga iba na katayo dyan sa gilid, pati mga kliyente natin, mga Pasigenyo na naghihintay para pumasok ng City Hall. Muli po, magandang umaga. Isang mapagpalang Lunes. Ayan, tama na po, Lunes. Kasi nung nakaraan, Martes yung flag racing, Lunes ako ng Lunes. Nasanay tayo na Lunes yung flag racing. Ano? Kaya alam naman natin, pag walang pag-holiday, the first working day of the week, tagal ang nagtatanong sa akin, bakit daw may flag racing ng Martes. Ano? Kung walang pasok ng Lunes at Martes, Miyerkules na lang po ang ating flag racing. Anyway, ako ay magpapasalamat lang po sa mga empleyado ng ating BLTLD, sa apat na unit na represented ngayong umaga, dahil nakita naman natin na maganda talaga ang performance ng ating BLTLD. Pag maganda ang performance ninyo, ang nakikinabang po niyan, hindi lang po kayo, hindi lang po tayo sa City Hall, kundi ang buong lungsod ng Pasig na ikinabang po sa magandang performance ninyo. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili, na kahit nasa gitna tayo ng pandemya, hindi po kayo tumitigil magtrabaho. Aminin natin, nahirapan talaga tayo sa pandemya. Pero yung mga targets natin, lagi natin naabot. Kung hindi man maabot minsan, ay sa inyo, naabot nyo naman. Ano? Pero sa gitna ng pandemya, sa gitna ng matinding nahirapan na dulot ng COVID, sa gitna ng panahon na maraming nahirapan ng mga negosyo. Alam naman natin, lalo na yung taong 2020, mabigat talaga, ano? Worst economic year para sa bansa natin since World War II. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nagawa nyo pa rin ang trabaho ninyo na maigi. Kaya ako po ipapasalamat sa sanganan ng bawat Pasigenyo dahil gaya ng alam ninyo, gaya ng alam ng ating sanggunian paglungsod, ang pinakamalaking bulto ng revenue ng city ay sa inyo, makakalahati ng revenue or income ng ating lungsod taon-taon ay sa inyo nang gagaling. Kaya ang kasasabi ko lang po ay maraming salamat. Keep up the good work sa ating BPLD. Siguro, konting paalala lang din. Ito hindi naman po specific sa BPLD. Ano? Pero nag-a-apply naman po ito sa lahat ng ating mga kawani. Una, gaya ng panunungkan natin, siguro hindi ko na naman kailangan mag-expand doon, gaya ng alam ninyo, paminsan-minsan, meron pa rin tayong mga nahuhuli sa BPLD. Isa po tayong nahuli, pamakailan lang, gumagawa ng alam natin ay hindi tama. Pero basta tayo, lagi lang natin iniisip, ano pa yung pwede natin ibigay na benepisyo sa ating mga empleyado? Ano yung pwede natin gawin para malayo na rin kayo sa tukso, no? Gaya ng pagtataas ng benepisyo, pagpo-promote ng halos sa kalahati o para sa mga ibang opisina, mahigit sa kalahati ng mga empleyado natin, gaya ng pag-regularize o pagpa-permanent, gaya ng pagbibigay ng bonus hanggang sa kaya natin, mula sa 50th ng pay hanggang sa loyalty natin, hanggang sa mga JO, binibigyan natin ng retirement. Ano, marami tayong bagong ginagawa. Higit pa rito, yung mga learning and development na bago natin yung programa, yung capacity development, capacity building na ginagawa natin. Ano, yung mga reforma na pinakikilala natin sa larangan ng human resources na hindi lang po mababaw na reforma yung ginagawa natin. Ginagawa natin institutional changes. Ano? So yun na po, paalala. At pangalawa po, ito topic na iniiwasan ko talaga, ano, lalo na ng campaign period. Pero tapos na naman yung election, siguro pwede ko na pong banggitin. Alam niyo, minsan may nakakarating po sa akin na may mga iba tayong empleyado. Ito, konti lang sa inyo, ano, pasensya na dun sa mga itong karamihan naman, hindi involved dito, hindi naman, hindi ko na dapat banggitin sa inyo. Pero ilan po kasi may mga nababanggit po sa akin, inaikwento, minsan nakikita ko mismo. May mga iba tayong mga empleyado na whether casual, permanent, na sila mismo nagiging involved sa politika. Yung iba, minsan, gusto akong tulungan. Yung iba naman, minsan tinutulungan yung mga katunggali natin. Pero alam naman po siguro natin yung civil service rules. Ano? At sana huwag na tayong bumalik
dun sa lumang kalakaran na yung mga casual, pinapatawag, katakutin, na kailangan ito yung mga liboto ninyo. Alam niyo naman po, mula nung nagsimula ako bilang mayor noong July 2019 at nagsimula ang ating bagong administrasyon dito sa Pasig noong July 2019, ang isa sa mga talagang pagbabago na pinakikilala natin, na ito naman talaga yung tamang gawin ayon sa civil service rules, ay nilalayo natin ang ating mga kawanit ng lokal na pamahalaan sa politika. Ayaw natin na nadadamay kayo sa politika. Tinatanggal natin yung politika sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Kaya nga po tayo nag-irregular, yan ang isa sa mga pangunahing dahilan ba't tayo nag-irregularize ng ating mga empleyado. Ayaw natin na makaluan na ng politika ang serbisyo publiko. Gusto natin i-professionalize ang ating birokrasya. Ayaw na natin na nadadamay kayo sa politika. Ayaw na natin na na-involve kayo sa politika. Ang mga empleyado, kahit sa mayor's office ko, ang pinapayagan ko lang na sumama o tumulong sa kampanya yung mga co-terminus. Kasi yun naman, co-term, ayon sa civil service, pwede yung co-term. Kahit yung mga J.O. po natin, yung mga tumulong sa akin sa kampanya, pinag-resign muna natin. Sabi ko, kung gusto niyong tumulong, eto yung mga iba sa kanila, nandiyan sa kanan, kahit tanungin niyo po sila. Kung gusto niyong tumulong sa campaign, kailangan mag-resign kayo. Siyempre, mga iba gustong-gusto rin tumulong, hindi ko naman masisi. Mag-resign muna sila sa City Hall, yan ang ginawa natin. Ngayon, kung ayaw mag-resign, siyempre, maintindihan din natin, huwag na kayo tumulong. Kahit ako, huwag niyo tulungan. Yan ang pinipilit natin gawin sa ating lungsod ng Pasig. Dahil gusto natin ang ating bureaucracia ay nilalayo natin sa politika, pinoprofessionalize natin. Ang pinututunan natin ng pansin, hindi yung politika, kundi capacity building, yung learning and development, yung pagbibigay ng benepisyo, pagre-regularize, pagpapromote sa ating mga empleyado, yan yung pinututunan natin ng pansin. Kaya, minsan nagtataka na lang ako, bakit kaya yung mga ibang kawani natin, pinit na sila yung namimili, sila yung lumalapit sa politika. Hindi na nagpakita ng respeto yung iba. Tayo, ini-insulate na natin yung bureaucracia natin sa politika, tapos may nakikita ka, nakampanya yung mga... Minsan ako, kaya sabihin natin, huwag na. Kaya minsan, masakit pa dyan, nilalayo mo na nga sila sa politika, gusto mo magtrabaho lang na maayos sa mga empleyado ko, protektahan natin sila, tapos yung katunggalin pa natin yung yan. Isa na nakakapagtaka, no? Pero kahit sila, hindi nalang kailangan mag-alala. No? Hindi naman tayo vengador o hindi naman tayo naghahanap ng mali. Ito po, kaya ako lang nababanggit. Wala naman tayong... Pero totoo, kung gusto ko, pwede po ako kasuhan ng admin case yan eh. Kasi bawal naman talaga eh. Pero hindi natin gagawin yan. No? Ang pinupunto ko lang po, kaya ako lang naman nababanggit yan. Hindi para sa kung ano, hindi rin para sa pang-personal na dahilan. No? Kundi para i-emphasize lang na sana bilang mga kawani ng empleyado ay maging on board ang bawat isa sa atin. Mula sa ating mga OIC hanggang sa pangkaraniwang empleyado natin. Sana yakapin na natin yung mga pagbabago na ginagawa natin. Alam ko naman karamihan talagang niyayakap na yung mga pagbabago ginagawa natin. Kasi ito po hindi para sa akin. Yung mga pagbabago na ginagawa natin, hanggang sa panahon na hindi na ako mayor, makikinabangan po ng bawat pasigeno yung mga ginagawa natin na ito. Yung mga reforma na pinakikilala natin sa human resources natin o sa larangan ng HR, makikinabangan po ng bawat pasigeno. Pinataasan natin yung antas at kalidad ng serbisyo ng ating mga kawani. Kaya sana magtulungan na po tayo. Ano, muli po, yung sinasabi ko, yung mga magawa nung ganun, iilan lang naman talaga kung tutusin. May kita naman, kahit sa resulta naman, may kita natin. Pero sana, kahit yung mga hindi pa masyadong on board yung unang tatlong taon natin, sana magkatulong-tulungan na po tayo. Kasi sana ma-realize natin na ito'y hindi para sa isang tao, para sa isang politiko. Kahit naman hindi ko gawin yung mga reforma natin sa HR, kaya ko naman manalo ng eleksyon. Pero, ginagawa natin ito hindi para sa politika, hindi para sa eleksyon, kundi para taasan ng antas at kalidad ang serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. At pakikinabangan ng bawat isang pasigeno. Kaya, muli po, maraming salamat. Alam ko naman po na karamihan sa atin ano, ay talagang tumutulong na. Kaya sana pag meron tayong mga seminar, pag meron tayong mga programa, yung tutulong ni Kita Konsi Cory, yung sa PLP, yung balikanan ng mga programa, para talagang let's seize the opportunities
ano, sisiguruduhin ko naman po kasama ng ating HR department na talagang natamihan pa natin yung mga oportunidad para sa ating mga kawani. We will increase the number of opportunities that you will have for growth, for development, dahil yan naman talaga ang nasa puso natin. Kaya uli po sa ating BPLD, isa sa mga best performing department ng ating lungsod. Maraming maraming salamat. Have a great week. Blessed Monday po sa ating lahat. Maraming salamat. Good morning and adjourn na po tayo.